Hi guys, magandang umaga sa inyo. Ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano ako mag-start ng sasakyan, kung ano yung mga procedure na ginagawa ko bago ko siya i-start. So ngayon guys, ibabahagi ko sa inyo yung aking kaalaman, aking natutunan sa pag-i-start ng sasakyan. So sana guys may makuha kayong idea sa aking i-share sa inyo. So hindi ibig sabihin na marunong ka na mag-drive, marunong ka na mag-retoke ng sasakyan, marunong ka na. So, kumbaga, mayroon pa tayong dapat matutunan sa kung paano siya i-start ang sasakyan. So, hindi lang siya pagmamaneho, hindi lang siya about sa kalsada, kundi pati rin yung mga procedure kung paano siya i-start ng maayos. So guys, sana may matutunan kayo. So let's start. So ayan na guys, start na natin siya. So yung kanyang sasakyan, ito guys ay Toyota Hilux. So yung kanyang sasakyan guys ay nasa ilalim ng mga bela. Ayan. So start natin. Ayan. So meron siya guys, mga warning device na lumalabas dyan sa board niya. So hintay natin mawala yan siya guys. Mawala yung mga sign niya na warning. Dahil nag-aano pa siya guys, nagdi-distribute pa siya ng mga kuryente sa mga supply niya. Nagdi-distribute pa siya. So minsan bago ko siya i-start, medyo patagalin ko siya na muna ng 15 seconds bago ko siya i-start. Then so ayan na guys, pwede na siya i-start. Ayan. So maganda yung pag-start niya gawa ng yung kanyang mga supply, mga kuryente na distribute niya na sa bawat masusupplyan niya. So maganda yung start niya, hindi na siya hirap mag-start. Hindi tulad ng pagka i-on mo tapos bigla mo siyang i-start, medyo hirap kung makina. Yan. And then pagka tayo nag-i-start na, huwag natin ikunan siya agad. So hintayin natin siya ng siguro mga 5 minutes. Yan. Para hindi mahirapan yung makina, hintayin natin umakyat yung oil o mahihalo ng makina ng mabuti yung oil niya, para hindi siya hirap umikot. So yan na. Hindi, pag ako po nag-start ng sasakyan, hindi ko muna siya ni-aircoonan bigla. Kasi alam po natin na mahirapan yung makina. Pag hindi niya panahalo yung langis sa kanyang makina, mahirapan siya. So yan na guys, pwede na natin siya i-aircoonan. So yun na guys. So kumbaga maganda yung ng makina, yung pagka So basta yan lang guys, every 5 minutes lang siya papaandarin. Wag mo muna tatakbo. Huwag muna siya paandaran ng aircon. Mga 5 minutes muna na uminit lang yung makina at maihalo yung langis. So yun guys ang ginagawa ko tuwing umaga.
Guys, maraming salamat po sa inyong panonood, sa aking ibinahagi sa inyong kaalaman tungkol sa starting ng sasakyan. So, bago tayo mag-end, shout out gali si Jefferson Ronda. Lugay na siya ka pa shout out, kung higit pa shout out. So, Jeff! Salamat Jeff! No, nag-guwapo na si Jefferson ah. So, shout out Jeff! At, yun lang. So, ingat lagi sa paglalakbay. Nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe ng aking channel. Tuloy-tuloy po yung pag-angat ng ating mga subscribers. So maraming salamat sa lahat ng sumuporta at mga nanood.